Para sa ating mga kapamilya na nabiktima po ng bagyong Yolanda. So, syempre, ang internet po, especially like Facebook, Instagram, Twitter, is sobrang-sobrang busy yan sa mga updates regarding, syempre, may mga kapamilya tayo sa ibang bansa na nakikibalita sa kanilang pamilya sa Pilipinas, lalo-lalo na doon sa Tacloban, na doon sa mga lugar kung saan salanta ang ating mga kababayan doon. So, parang napaka-problem yan kung mag-i-air tayo. So, plus, it's also Daddy Crab's birthday. So, syempre, we spend quality time dahil birthday din ni Daddy Crab nung araw na yan. November 11 ang birthday ni Daddy Crab, pero sinerve namin nung Sunday, syempre para family and friends can come. Speaking of Typhoon Yolanda, ipagdasal po natin ang ating mga kababayan sa Pilipinas na nasa lanta ng bagyo. So marami rin naman tayo mga kapamilya sa iba't ibang panig ng mundo na small efforts na ginagawa nila para makatulong, right? Yung aking graphic designer na gumagawa na aking mga logo sa China Crab Show. Si Kudz na kababata ko sa Rosario, sa Agapito, na gumawa sila ng effort nila na maggumawa ng t-shirt. Ayan po, just donated. So, for you to be able to help, eh, mag-order kayo ng shirt na ginawa nila Kudz. It's only 250 pesos. So, pag binili mo yung damit niya, 100% proceeds magpupunta po sa biktima ng Typhoon Yolanda. Ayan ang naisip nila kanilang tulong. Okay, so gumawa sila ng maraming niya orders, yung proceeds niya mapupunta sa mga nabiktima ng mga gayon. So nakakatuwa kasi when it comes to calamities, nandiyan talaga ang ating mga kapamilya para tumulong. So yun nga, so doon naman sa mga nasa Pilipinas, yung mga relief goods po na ipinapadala mula sa ibang bansa, pinapadala sa inyo. Sana po kung ang ipinamimigay eh, 1,000, 1 sakong bigas, huwag po natin gawing 2 taka lang. Okay, huwag pong ganon. Isipin po natin ang Carmi Martin. Okay, Carmi Martin is just around the corner. So kung binigyan kayo ng 12 noodles, huwag pong gawing 2 lang. Ha? Kung sino ka man na gumagawa niyan, tatubato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kasi alam mo sa sarili mo kung ginawa mo yan, mahiya ka. Okay, dahil mas gugustuhin mong ikaw ang magbigay kaysa ikaw ang bigyan. So, sana po, huwag po tayong ganun. Kung alam po natin na yung isang bagay eh para sa ibang tao, huwag po natin kunin. Sabing aral po sa atin yan kasi ang hirap. Gugustuhin mong ikaw na lang ang tumutulong kaysa naman ikaw yung nasa ganung sitwasyon. Diba? Mayos kayo. Talaga pagbabanta. Mayos kayo! Kung naman, Thanksgiving, di ba? Thanksgiving, malapit na po ang Thanksgiving dito sa amin. So, I think it's on the 30, last Thursday of the month of November. I think it's on the 28th. I'm not sure. If I'm not mistaken, I think it's on the 28th. So, ang ating bida sa Crabs Makeover ay ang isang babae na lumaban, nakipaglaban sa hamon ng buhay. Kilalanin po natin siya! Dito kami ngayon sa Bay Ridge sa San Francisco, sa Daly City, California. Bay Ridge, ang ganda ng view. Ngayon ako lang nakabalik na Daly City, yung para and lamig. So, andito ngayon tayo sa tapat ng bahay ni Mama Ann na tumika sa akin para i-makeover ko ang kanyang BFF, okay? Habang wala pa si Liberty, eh magsi-set up na kami sa loob dahil surprise to, wala siyang idea. Pupunta siya rito, kinunchaba ako ni Ann, wala siyang idea na magkakaroon ng makeover sa kanya, okay? So pasok na tayo para habang wala siya, eh makapag-set up ng Crabs Makeover. Come on! Dami tubig. Delivery! Water delivery! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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
Hi! How are you? Tayo kasi
kasama ko ngayon si Mama Ann. Say Ann. Hi. Ann Cruzat de la Cruz. Di ba? Nandito kami sa kanyang bahay. Maraming salamat. Pinatuloy mo sa iyong napaka-ganda at napaka-taas na bahay. At halatang-halatang hindi sporty, very conscious sa katawan si Mama Ann, di ba? Tinamin mo yung mga nasa likod niya, di ba? siya ang ating letter sender for today. Wow, letter sender. Kasi meron siyang gustong i-makeover ko, which is si Liberty. Si Liberty, ang kanyang friendship, yeah. Ang kanyang BFF. So mga ano ko na to, mga customer ko, regular customer ko na yan, makeup. Kasi una ko silang na-meet nung wedding ni Ann. A year ago ba? Two years ago. Parang feeling ko 2 years ago na. Kasi almost two years. Kasi magtuturis na ako sa Sephora. Nung minikapan ko na sa Sephora na ako, wala pa. I'm not so sure. Ando na, no? So, minikapan ko siya. So, dun ko sila first time na na-meet silang tatlong magkakaibigan. After ng kanyang wedding, mm-hmm. medyo naging busy na. Tapos andito na yung kanyang anak from Philippines. Mm-hmm. So, medyo naging busy na hindi na sila masyado nakakalabas. Pero dati, best in aura, di ba? Miss ngayon, nami-miss mo ba yung mga lakad nyo? Oo naman. Like, saan kayo pumupunta? Club. Yeah, every weekend. Like, usually, before, like, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, we always hang out. Walang pahinga. Kaya ka nakikita ko yung mga posting mo sa Facebook, puro ano, puro gimmick. Party, Halloween party, kung ano nung party, basta laging nandun, yeah, diba, sama-sama. Yeah, we're single and, Kaya nga, nung time na minake-upan ko siya, nakakatuwa yun kasi yung dalawang friend niya, si Liberty nga, and then si Mama Eve, sila ang talaga umalalay sa kanya. Ultimo para silang itsura mga PA, yayay. Yeah. Diba? Yayay nung kasal mo, diba? Doon kami nagka... Friends, guests, true thick and thin, ganyan. Yes. Pero yun nga, syempre, hindi natin, ichichismis na namin sa inyo dahil choosing si Mama Liberty, meron din mga pinagdaanan itong mga nakaraang taon, right? Yes. So, bukod sa namimiss nila yung bonding together, gusto rin niya pasayin ang kanyang friendship, right? Of course. Mm-hmm. Tapos mamaya, asa na nga pala si Liberty? Ano pecha na? Ano sabi sa'yo dyan? Ano bang alam niya? Wala siyang alam, syempre. Wala siyang alam. Ang sabi mo, I'm just inviting her here and then padlock, karaoke, yung ganyan-ganyan. Ganon, kasi... Hindi na nakakalabas. Banding. Tama. Eh, abangan natin. Mara magulat siya pag nakita niya ako rito. Sabi niya, mga, kanina less than 5 minutes. So, baka nandyan. Baka ayan na! Oh, sandali, dito po. I think so. Ayan na siya! Hello, Mother! Kumusta na? Mami! Pasensya na. Ah, wala pa na. Surprise ako sa iyo. Ano na? Nakakaloka! Nagluto ba? I know! Ginagawa! Oh, diba? Parang ano to, delivery. Hindi ko naalala, umorder ako ng ng spaghetti pizza. Delivery girl ka na pala ngayon, diba? Oh, at syempre dahil nakita mo kung ano ina-expect mo. Tina Crabshaw. Tama! Makeover! Diba? Wala kang kalam-alam dahil yan kay Mama Alpustat. Asa naman yung isa mong kaibigan? Oh, hindi naman siya yung imi-makeup. Ang bakit pa yung matagal? Diba? O, panuori niya naman to, nakakaloka si Papa Anush. Kumakanta ng Tagalog, diba? Remedios Kasulyan, it's November 17 today, and then yesterday, November 16, birthday naman po ng aking mahal na ina, aking Mudra Bells. So, magkasunod ng birthday ng aking nanay at ang aking lola, 16 and 17, plus ang aking si Daddy Croc naman po is November 11. So, sa lahat ng nagbe-birthday ngayon this month, happy, happy birthday sa inyong lahat. And then, ano pa ba? Tapos si Diane, si Ate Diana Opelia Tuyo. Tuyo talaga. Ay, alam ko na naman na eh, kapag tinatawag
kitang tuyo. Ano ba yan? Buti na lang nagkasawa ko na. At least hindi na tuyo ang apelido mo. Okay? Hindi ko lang alam kung ano pangalan ng kanya mapapangasawa. Pero best wishes po kasi nabalitaan ko na ikakasal na sila sa si Ate Dayan at ang kanyang mabuting kabiyak. So, best wishes. So, sana maging masaya ang inyong pagsasama. Diba nakakatuwa? Nakakaloka siya. I-welcome natin ang ating kasamahan na sa kabila, si Mama Liz. Ayaw hiwalay ng kanyang mga anak. Ay, Mama Liz. Si Mama Ibs. Mama Ibs. Mama Ibs, Mama Liz. Nakakaloka. Mama Ann, Mama Chi. Mama Liz, Mama Ibs. Ewan sa inyo. So, sila ang sinasabi ko, katulad ng kanina nga nagkasa dito kami sa bahay ko ni Ann. So, kanina, habang nagsiset up kami, naghihintay kami kay Liberty, siya ang ating bida ngayon sa Crabs Makeover. At silang dalawang magkaibigan ng kumutsaba sa akin para nga ma-makeover ka namin ngayon. Kasi nga, kailangan mo. Para bang natin sinabing... Lalo na ngayon, single siya. Yes! Single ka? Hindi to man. Lagi naman eh. Oh, yun naman. Parang single ka na naman, hindi ko mabarap sanay. Na lagi kong single. Nakakawish yung balik ng nyo. Kasi sabi nga ni Ann, lagi silang nasa gimmickan tatlo. Party sa limo. May nakita ko sa mga pictures sa Facebook. Birthday niya yun. Birthday mo, yeah. Nakalimo. Tapos kumaka-outfit eh. Yeah. Pero right after nga ng wedding ni Ann, doon na nga nagsimula yung medyo na-busy na dahil nga, ito, si Eva, eh na-busy kay, sa pagpapalaki kay Andrew, syempre, yes. Diba? Mama, trabaho, tsaka dito sa US talaga, naswerte na nila kung nagagawa nila yung laging gumigimik. Dahil hindi yan masyado, di ba? Usually work talaga, work, ganyan. So, at itong si Ann, na-busy naman kay Rocky. Siyempre, nung kinasalita ka na kasi yun si Rocky. Di ba? Rock your world, Rocky! Ganon! Tapos ito naman si Relaxin na naman. Eh, biglang lumalabas. Siya na lang ang lumalabas. Mag-busy niya. Kumiyak ko naman ayos. Eh, halatang-halata naman sa itsura niya. Na masyado siyang na-busy. Ano bang pinagkaabalahan mo ngayon, yung mga nakaraang taon? Trabaho. Mabata. At syempre, ang hindi niya inaasahang pangyayari. Yeah. Na pag-uusapan natin yan mamaya. Bakit bigla tayong lumungkot? May ganun talaga. Hindi nyo na itatanong, may pinagdaanan si Liberty nitong mga nakaraang taon, ang kanyang unexpected na bato sa nakakabwisit at nakaka-imbier ng sakit. Tama? Which is? Cancer. So, tatalakayin natin yung masyadong malungkot na eksena to. Pero knowing Liberty, hello! Tinapos niya, pinagdaanan niya ng walang kaabog-abog, di ba, Liberty? Yes. Kaya dapat sabihin natin, maging inspirasyon tayo sa mga nanonood dyan, sa buong mundo, nanonood na may internet, na for sure, maraming dumaan sa ganyan. Pero tinan niyo naman siya, di ba? Hello! Diba? Lumaban na siya. Ang liit na babae. O, tingnan mo nga itsuro. So, yung iba dyan. Tapos, ma-experience lang yun. Baka nagpatiwakal na. O, inunahan na. Inunahan na yung sakit. Pero, syempre, si Liberty ang magiging inspirasyon natin para tuluyang labanan kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon. Diba? Pero, syempre, sige, umpisahan na natin ang makeover ni Liberty habang si Annie kukontinue rin ang kanyang pagre-retouch. Diba? Ewan ko sa pink lipstick mo, Nicki Minaj! Okay, makita kita sa pagbabalik na Sheena Crab Show! What's that? It's a bread! Buksan mo na. It's good bread, dude. It's just baked. It's just baking. Kaya mo, lucky. This one's a bread. It is so huge! Something. How about butter? Oh, this is some butter. Kain na ako. Ew! Pareho na kaming naka-outfit ay ni
ni Liberty. Hindi ka nabang i-makeover ko. Hindi pa kita nami-makeupan eh. Kasama ko lang siya nami-makeupan ko si Ann. So this time, eh, pero may nag-makeup naman siya eh. Marunong siya mag-makeup ng sarili niya. Hindi nga lang sing ganda ng makeup ko. Charing! Masyong makeup ng sarili niya pag party-party. Pero since nga nung niya nakipaglaban po siya sa sakit na cancer, so, dun mga type na nagkikimo siya, syempre, nawala ito. Kaya nung nakita ko siya kanina, nagulat ako bakit siya may hair. Dahil yung last time na magkita kami sa isang kainan sa Medellin City, wala siyang hair. I mean, may hair siya pero yung ano, yung anong tawag dito, yung clean cut, yung kalbo na, pero may skin, meron naman, hindi naman yung skin na skin. So, pinagdaanan niya yun kasi yung last time na magkasama kami eh, sinabi niya sa akin na mag-a-under na siya ng chemo. Paano mo nalaman yan? Konting chika naman sa kanilang mga nanonood. Paano mo nalaman na meron kang ganyang sakit? Well, nalaman ko nung last year pa na para akong nabibingi at yung sipon ko, colds ko, hindi gumagaling. And then parang nahihirapan na akong lumunok. And then mahirap 'yan pag nahihirapan kang lumunok. Importante sa ating lumulunok tayo, di ba? And then ano ba 'yun? Bakit wag nga kayo mga berde, hello? O bakit pag kumakain ka, lulunok? Ino ng tubig, ino ng gamot. O ano ba? Okay, continue. Diyaka naramdaman ko, meron akong bukol dito sa bandang daig ko. Sa biglaan? Kasi kunyari, nung kasal, nung uli tayo nagkita, kasal ni niya is anong date? July. July. And then, nung time na yon I think, na-remember mo, meron ka nang na-feel. Meron ako nung sipod, colds ko, na hindi na gumagaling. Guro mga 2 buwan na. You know, meron akong colds at nahihirapan akong lumunok. Mm-hmm. At nakaramdam ako, may bukol ako dito sa left side ng leeg ko. Pumunta kang doktor? May dinala ka sa doktor? O ikaw ang nagdala sa sarili mo? Well, akala ko wala lang yun. Kasi sabi raw, kapag meron kang ano bukol, especially kung meron kang colds, parang sabi nila, kulani, kumbaga. Oh, meron so, na hindi mo inisip na parang feeling mo, ay, wala, mawawala din yan. Oo. And then, pero yung time na iba na to at pumunta ka ng doktor, ano yun? Ano yung nag-ujok sa'yo na para, ay, there's something wrong? Ayun nga, yung nabibingi na ako, hindi na ako makarinig. Hindi na ako makarinig, especially so, sa right side. So, kapag ginagawa, Liberty! Wala, hindi mo narinig. Kailangan sisigaw ka, Liberty! Ganyan? Hindi, parang naririnig ko lang yung parang yung sarili ko pag nagsasalita, tapos yung kausap ko parang hindi ko na masyadong marinig. Mahina na. Mahina na. And then, doon na ako nag-ano na to see a specialist. Kasi yung doktor ko, binigyan lang ako ng gamot ng for stuffy nose, stuffy nose, and hindi gumagaling. Hindi gumagaling. Oo. So, pero yung nalaman nila is what kind of cancer? Ayun nga, nung unang kita ko pa lang sa ENT doctor, sinabi niya sa akin, pinangangako, sinabi niya na, oh, I have to tell you something. Sabi ko, ano yun? Natural, kinabahan ako. Mm-hmm. Akala ko, hindi na ako makakarinig. No, yun lang. But yun lang ang inisip mo. Ayun ang naisip ko. But nung sinabi niya na, you have... Ano yung word na sinabi niya na napag... patulala sa'yo? I mean, parang hindi ka makaisip agad. Sinabi niya agad straight, cancer? O what? Yes, sinabi niya na you have a cancer. Lymphoma. OMG. And then, nung narinig ko yun, of course, parang... Wala na. Parang feeling mo kasi nabibingi ka na, unti-unti ka nang nabibingi, pero nung time na sinabi ng doktor, ng specialist, na meron kang cancer, yun na, nabingi ka na ng tuluyan na parang, anong sinabi mo? Ang ano na ano ko, oh my God, parang, ang unang naisip ko, paano na yung mga anak ko, you know? Meron po siyang 2 anak, na si, yung pangalan niya? Matthew. Si Matthew and si Leanne. Matthew and Leanne, which is si Matthew is, ilan taon na? Si Matthew, 15 years old. 15 years old, binata. Si Leanne, 6. 15 and 6, ang layo ng gap, ah, diba? Nakakatuwa. Pero, sinabi mo ba sa kanila agad? Hindi. Una, hindi ko agad sinabi. Sinarili? Oo. Kasi parang,
hindi pa rin ako makapaniwala na iniisip ko, my God, parang napakabata ako pa naman para... Ilang taon ka na ba, Hopi Doman? Ilang parang 100, diba? Ilang taon ka na ba? Sa 40 na ako. Sa 40. Mm-hmm. Pero wala, minsan niya kasi, sinasabi nga nila, ang sakit na cancer, tridor. Ngayon, malakas ka, bukas makalawa, bigla ka niyang kakapitan. So, kahit sino sa atin, hindi ligtas. Diba? Kasi, yun mo, kumaparty ka pa nung gabi, kinabukasan, nabingi ka lang ng contest, may cancer ka na. Para lang baga siyang lagnat na pumunta ka sa isang bahay na may virus, kumapit sa'yo. Hindi siya literal na ganon para mahawa ka. Hindi siya yung hawa. Pero, ang point nun is, if you're healthy today, tomorrow, you're not sure. Diba? Yeah. Diba? Ayaw naman kitang masyadong palungkutin. Mamaya natin pag-usapan ang mga ibang pinagdaanan ni Liberty. So, habang ginagawa natin yan, papagandahin na muna at bibigyan natin ng kulay ang kanyang, pakulay natin ang kanyang buhay. Makulay na buhay. Some of my stuff na nabili ko pa nagagamit. Charing. Ayan. Excel natin. Ayan. And then, my new palette na excited akong gamitin. Ito yung mga last, ito yung mga halo-halo na to. It's a mixed stuff na meron akong na nabili ko or gratis from Sephora. So, some of it. So, meron dyan primer benefit ano ba to? The Real mascara, one of my favorite. This one, this is new lash injection. I wanna try it too, by Lorac, another favorite of mine. For another favorite na ano, it's a lipstick pala. And then yung mga sama-sama, halo-halo na yan. It's a mix of my gratis from Sephora and mga binili ko, and then yung mga Beauty Insider perks na meron ako nakuha. Ah. Okay, we're gonna eat now. Hungry, mommy? Oh. I'm nagbibig. Oh, yama na. Happy birthday, Daddy Crab! Daddy Crab, happy birthday! At dahil nag-birthday ko, Daddy Crab, eto naman ang handang tubernicle sa'yo ni Koyay! Ba-bang! Oh,
Hi. Na-prep na natin ang face lock ni Mama Liberty. Ganda na, may body na, di ba? Wala pa yung eyeshadow niya kasi tinatanong ko siya kung anong looks ang gusto niyang ma-achieve today. Cancer of lymph nodes. Okay. Meron siyang lymphoma, cancer of lymph nodes. Pero, aside from that, habang minimakeup ang si Liberty, kanina, nabanggit pa niya sa akin na meron pa siyang isang sakit. Hindi lang po yun. Nakakaloka. Ano ito? Meron din akong epilepsy. Epileptic. Ang tawag nun, di ba? Kung sa atin sa Pilipinas, yung mga nangingisay-ngisay na ganyan, tinatawag dati ni epilepsy, may epilepsy ka. Dito sa US, ang tawag ng mga doktor sa ganyang sakit ay Seizure disorder. So, meron din po parang ganyan si Liberty. Nakakaloka. Hindi ko kinaya yung may pinagtaan mo yung cancer pagkatapos ngayon. Tapos yung sakit mo ngayon is forever. Hindi gumagaling? Well, actually, nauna yung seizure disorder ko. Since when? Since 2010. Meron recently ako. Lang. Hindi rin naman from bata. So, nauna siya, tapos so you think may connection sila? Sinabi ba sa'yo? Wala naman? Wala. So, okay. So paano mo nalaman na meron ka, na nag-experience mo yung nag-seizure ka sa harap ng maraming tao? Oo. Nung, 2008, I had the sinumpong ako, and then 2009. Paanong sumpong? Nangisay ka na lang? Bigla na lang akong bumagsak. Tapos pass out, wala ka pass out. And then pag gising ko, nag-throw up ako, and then pinanghina ako. Sinong kasama mo nung araw na yun? Nung 2008, nandun ako sa bahay ng kaibigan ko. Dinashock sila. Kahit ikaw naman, nasa bahay ko, bigla ka mangisay. Ewan ko. Ba, iba, pag bigla na nangisay, sinasapakan ng kutsara sa bibig para hindi mag-lock? Hindi. Necessary? Oo, hindi. Bawal yun. Bakit? Ang the best thing talaga, kasi kapag nag-epilepsy ka, yung dila mo, kailangan huwag kang to bite something, baka malunok mo pa, ma-choke pa. Yun ang ikamatay. Oo. And anong gagawin? Para dun sa mga nanonood, meron kayong kasama na may seizure disorder sa hindi, nyari ako, wala akong alam, wala kayo din ang gagawin mo sa kanila. And ilagyan siya ng pillow or cloak dito kasi para yung ulo hindi niya magagok. Hindi. Kasi ang tendency pag nanginginig gumaganon, ganon, diba? Ganon. Nakakaloka. Diyos ko, Liberty, hindi ko alam kung paano mo pinagdadaanan ng mga ganyan. Paano mo hinaharap ang lahat ng yun? Wow. Mamaya mo yan ikuwento. Dahil baka maiyak si Liberty. Commercial daw muna. Ganda, di ba? Ba't di ka maglayas? Ganda-ganda ng bahay namin. Maglalayas sa bahay, di ba? Ano naman ang masasabi mo na ngayon na alam mo na yung kaibigan mo na survive niya yung sakit ng lahat ikinakatakutan na kahit sino hindi gustong papangarapin na mapaupo sa sitwasyon niya. Well, she's a very strong woman. Spite of, single parent siya, raising two kids on her own. Talagang hanga-hanga sa kanya. And, parang gusto mo na pagpalit na lang. Parang siyang role model. Mm-hmm. Like, kasi
like me, you know, I have... Parang feeling mo, parang ikaw yung baby, parang feeling mo, pag ikaw sa'yo nangyari yun, ay hindi mo alam, anong ano sigurong reaction, di ba? Hindi yeah, mo alam kung that's paano. That's why talagang, believe na believe ako sa kanya, kasi, ano... Superwoman. Yeah, iba superwoman. Yung dating, superwoman. So, imagine, like, meron single parent, working, with two kids, plus, she was sick. Meron pa nga. So, positive na positive lang yan. Yeah. Kaya nga sinasabi namin dun sa mga merong ganyan. Mm-hmm. Huwag silang OA. Makagat lang ng lamok, makareklamo, di ba? Yung ano lang, para akala mo, ang bigat-bigat na ng pinag. Pero iisipin nyo lagi na, kung may pinagdadaanan kayong ganyan, may tao, kung saan man panig ng mundo, na mas may pinagdadaan, mas mabigat pa sa'yo. Laging, parang laging iisipin mo sa sarili mo is, kaya ko to, sisiw to sa akin. Tsaka yung mga ibang nandun sa problema na minsan nag-iisip sila magpakamatay dahil sa problemang pili na hindi nila kaya. Isipin mo, may mga tao na nakikipaglaban dun sa kamatayan na yun. Na parang feeling nila yun na yun, time na yun. Parang, kasi kung ikaw yung nandun sa eksenang yun, feeling mo, shit, baka mamamatay na ako. Mm-hmm. Nakikipaglaban ka eh, di ba? Ayaw mo eh. So, kaya sana magsilbing ano din inspirasyon sa kanila. Despite of everything, negative, masusurvive mo rin siya. Parang si Liberty, di ba? Survivor. And you're watching The Chyna Crab Show. Maya-maya lang po, rarampa na po. Rarampa na si Ate V. Kanina si Gloria ang kampes niya, ngayon hindi na may mga nito, Mariel Rudy. Say hi naman sa iyo mga friends. Hi. Hello. Wow. Parang walang bakas. Kalalabas lang po niya ng ER. Ng ER talaga. Pagkatapos mag-BS, di ba? Laking transformation naman yan. At sa ating mga viewers na nanonood ngayon, especially, same with you, na kahit what type of cancer is it, pero cancer yung nilalaban nila. Kasi the doctor doesn't wanna say it's cancer-free already, yung cancer-free. Kasi pag sabi yung cancer-free, wala na si cancer. Pero after niyang mag-chemo ng, gano'ng katagal? Chemo at least mga once every 3 weeks. Once every 3 weeks? Four times. Four times. 7 hours a day. At least na. Pero ngayon, wala na chemo. Ano na ngayon? Ano ng status ngayon ng cancer mo? Survivor na ako. Survivor na siya. Survivor ng cancer. Pero syempre, since itrider nga ito, kailangan pa rin ng proper monitoring ng tama? Yes, at least every month. Para siguradong hindi sila magbabalik. Yan yung tamang hindi natin kailangan ma-miss, di ba? Yung parang hindi kita mamimiss, huwag ka nang bumalik, utang na loob, di ba? Parang ganun yung fake. So ayan, ang nakakatuwa lang kay Liberty kasi imagine mo na meron na nga siya, epileptic na siya, nginig-nginig daw siyang ganyan, habang nakikipag-party, kumigimik, mangingisay-ngisay siyang ganun. Tapos dinapuan ng cancer, epilepsy na, may lymph node cancer pa siyang pinagdaanan, pero tingnan niyo naman, 'di ba, na survive niya yan ng lahat ng bonggang-bongga. So, ano lang, positive attitude lang ang pagtanggap kasi nakita ko siya nung nalaman ko coming from her yung pinagdadaanan niya. Hindi ko siya nakitang umiyak. Wala akong nakitang siguro kung ganun maayaw niya ipakita sa lahat ng mga kaibigan para hindi maapektuhan. Syempre minsan kasi yung mga kaibigan mo iba din yung feeling kasi sila pa yung freak out dahil baka mamaya ang mangyari sa iyo bilang bukas makalawala ka na sa kanila. Alam mo 'yon? So may ganun din silang worry na baka isang tawag sa telepono yung masamang balita na yung maririnig nila. Which is
Ito, ito naman, oh, tinan mo. Yung pagtawag sa telepono, sinasabi natin yan, niyayaya siyang gumimik, mama. Sponsor for today. Ito, binibigay ko sa iyo ang Santi Barley, courtesy of Ate Viola, kay Tita Viola. Tita Viola Coloma, siya ang ating distributor dito sa San, dito sa California. Tita Viola. Thank and you. Then, syempre, at then, meron ka rin, ano man tawag ito, meron ka rin $25 gift card from MTTC Travel Deals ni Mark Templo. Maraming salamat, Mark! So, meron kang $25 gift card. And then, syempre, ito naman from iCrop Production para sa iyo. Diba? Katas ng chever para maaalala mo kung meron kang eyeshadow. Diba? Eyeshadow palette. And meron kang anti-aging serum and moisturizer night cream to keep you pretty. Diba? Anti-aging. Kasi nga, tumatanda ka na! Tumatanda ka na, di ba? So, ayan. Maraming salamat, Anne, sa pagpapatuloy mo sa akin sa inyong bahay na itong si Ibirisa, si Mama Ibs, ayaw talagang humarap sa camera. Camera shy po siya. So, ang ilalagay na lang po namin, insert na lang po ng picture niya sa Facebook. Ayan, di ba? So, maraming salamat. So, alam ko ngayon, aura kayo, rarapa, wag sayangin, di ba? Gandang-ganda, oh. Tapos, ang ganda-ganda rin ni Liberty. So, dapat, alam ko yan. Alam ko yan. Gumigising ako, ganyan ako kaganda. Parang hindi totoo. Gumigising, parang bangungot lang. So, ayan, Liberty, thank you sa pag-share mo ng story. Mapapanood tayo sa... Mami, babatiin ka ng mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Dahil, yeah, kasi... Father, oh, masyado yung taas yung kilikilin. Baka nalaga ng eyeshadow. Mga kapatid ko, and of course, thank you, Mama Sheena. And first of all, Mama Ann, thank you so much. And Mama Eves, thank you. And saan yung mga taga-Pilipinas? Taga saan lugar? Taga-Kalookan. Taga-Kalookan? Oh, hindi. Ah, hindi. Taga-Bataan. Sino ang taga-Kalookan? Hindi kami doon nakatira. Ah, akala ko na yung taga-Kalookan. Sa mga taga-Bataan, Manila ba yan? Ikaw, meron ka bang mga kamag-anak sa Pilipinas? Yes. O sino? Ba't mo sila mapapanood ka dyan? Ano? Hello, Nation Boys. Ano? Nebaisiha. Mga taga-Nebaisiha. Yeah. Caspar and Cruzat family. Oh, yan. Mga Cruzat family sa Nebaisiha. Hello po. Siyempre, isi-share nyo sa inyong mga Facebook and so mapapanood nila yan. Kaya, maraming salamat. Hanggang sa susunod na episode na... The Trina na Crush! Ano? Christina! Christina! Ano ka, Christina? Susunod na episode na... The Sheena Crab Show! Bye, Sheena! Thank you! California. Kita-kita tayo daw hanggang sa susunod na episode ng The Sheena Crab Show.